ay ang ating po pag-uusapan. We are still in the message series na binuksan po natin 2 Sundays ago, and it is entitled Wisdom. Wisdom, the message series. At ngayon pong araw na ito, ang ating pong pag-uusapan, ang ating pong pagbubulay-bulay, ang ating pong pag-aaralan ngayon sandali ito is about discipline. Develop discipline. Yan po ang ating pong tatalakayin ngayon pong araw na ito. So if you have your Bibles with you, I would like to request everyone to please open your Bibles with me in the book of Proverbs, okay? Proverbs chapter 1. Alright? Proverbs chapter 1, reading from verse 1 to verse 7. Okay? Nakita niyo na po ba? Amen? Amen. Hiliyan ko po ito ngayon lahat bilang pagbibigay galang po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Alright? Ito po ang sinabi ng Proverbs chapter 1, reading from verse 1 to verse 7. I'll be reading it from the NLT. Just follow me with your eyes. Okay? Ito ang sinabi. Okay? Sabi po diyan ay ito. These are the Proverbs of Solomon, David's son, king of Israel. Their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the wise. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them to do what is right, just and fair. Verse 4. These proverbs will give insight to the simple knowledge and discernment to the young. Let the wise listen to these proverbs and become even wiser. Let those with understanding receive guidance. Sumunod po. Verse 6. By exploring the meaning in the proverbs and parables, the words of the wise and their riddles, fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline. May the Lord be blessed upon the reading of His word. Sumandali po tayong dumako sa Panginoon sa panalangin. Panginoon namin, dakilang Diyos, marami pong salamat sa malayang pagkilos, Panginoon, ng ibal na Espiritu, Panginoon, sa kalagitnaan ng awitan at pagsamba, Panginoon. At ngayon sa daling ito, Panginoon, sa aming pagdako, sa mga aral na ituturo mo, Panginoon, sa amin ngayong umagang ito, dalangin po, Panginoon namin, na buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at mawala po, Panginoon, ano mo magiging hindrance, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sapagkat alam namin, isa sa pinakamatinding pagpapala na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin ay wala pong iba, kundi ang iyong banal na salita, because it is full of instruction that will guide us to be successful in this life we are living, Panginoon. Panginoon, I pray na itago niyo po ako sa iyong likuran. Wala pong maiahiyan sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon, kung hindi ang iyong salita po lamang. Wala pong maitaas, Panginoon, sa likuran ng pulpitong ito, kundi po, Panginoon, ang dakilang pangalan mo lamang, dakilang Ama. Muli, itinatalaga po namin ang pag-aaral ng iyong salita ngayong araw nito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright. Again. Mayroon po tayo magsipo. Ang ating mong pag-uusapan is about discipline, about wisdom, or about developing discipline in our lives. Remember, sabi po natin, nung inintrohan po natin yung message series ito regarding wisdom, we will be studying about the book of Proverbs, okay? At ang book of Proverbs, meron pong dalawang tema, okay, na pinag-uusapan po diyan. Una, pinag-uusapan po diyan ay patungkol po sa wisdom. Okay? Hindi lamang po wisdom ang ibinuturo po, okay? Sa Book of Proverbs, ang ibinuturo din po sa Book of Proverbs ay discipline. Kaya po kung papasinin po natin sa simulang simula pa lamang po ng passage in Proverbs chapter 1 verse 1, sinabi na po dito hanggang verse 2, makikita na po natin dito na ang purpose, okay, ng Book of Proverbs ay ipinakita dito. Nakalagay po dito, their purpose is to teach people, ano sabi diyan? Wisdom and discipline. Okay? Wisdom and discipline. So, sa mga aral na itinuturo po ni Haring Solomon in the book of Proverbs, magkasama po lagi yung wisdom at discipline. Alright? Ngayon pong panahon na ito, okay, ay iisipin natin, this world is actually, makikita natin, is full of, sabi natin, instant gratification. Yung name ng game. Because of social media, because of the fast-paced moving ng mga lahat ng bagay sa mundo ito, ang isip natin lahat may gratification. Yung sa gratification. Kaya marami po mga young people na narinito o even adults na mga nakababad sa social media, kapag ka hindi nalalike yung mga posts, so feeling nyo parang nakaka-depress naman, wala nagla-like sa post ko. Okay? Pagka wala man na nag-heart doon sa mga pinopost natin, parang feeling natin, parang wala.
Because nasasanay na tayo dun sa instant gratification of this life. But to tell you honestly, during the early times, okay, nung panahon na kami, ay ako personally, ay pinanganak, wala pa naman social media. The only gratification that I would be getting is actually from my parents. Or the only gratification I would be getting is from my teachers because those were the environment na ginagalawan ko during that time. Walang social media. Kaya kung papansinin mo na mga ngayon people noon, mga tao noon, hindi ganun katinting nadidepressed pagka hindi nabibigyan ng gratification. But to tell you honestly, ngayon panahon na ito, sa sobrang bilis ng mundong ito, naghahanap tayo ng instant gratification. Kumbaga gratification or instant gratification is the name of the game. Okay? But sabi ito, but if we want results that truly last, it's wise to spend time developing discipline. Kung gusto po natin yung may panghabang buhay o lasting na effect sa buhay po natin, it is for us to develop discipline. Okay, pag-usapan po natin, pag sinabi po, pag-usapan natin yung title muna para maintindihan natin yung pag-uusapan at saka yung pag-aaralan po natin. When we say develop, ano po ba ang pangahulugan ng ibig sabihin ng develop? Pag sinabing develop, you grow. Ibig sabihin, lumalago ka. You develop. Pag sinabing you develop, ibang synonymous word dito is for us to mature. Alright? Hindi lang tayo lumago, okay? Kundi mag-mature. Marami po mga tao, kapag nasan lumago, akala natin yung pagka tayo ay lumago, ibig sabihin, tumangkad ka, tumaba ka, o umidad ka, you grow. Okay? Pero when we say mature, mas higher level pa ito sa growing. Because maturing is actually yung sabihin natin, mas tumitindi o tumitiba yung perspektibo mo sa buhay. Okay? Maturing. Especially in our faith, ay nagmamature tayo. Nagmamature sa decision, nagmamature sa mga ginagawa sa buhay, nagmamature in handling relationship, nagmamature sa pananampalataya. Kung dati ang alam lang natin ay John 3.16, ngayon alam na natin yung John 8.44, alam na natin yung mga ibang-ibang verses, alam na natin yung patungkol sa Book of Proverbs. Marami tayong natututunan, ibig sabihin, we are maturing. Hindi lamang po maturing. Pag sinabing develop, we are advancing. Okay? Ibig sabihin, lume-level up tayo mga kapatid. Ang pangit po siguro, kung makita niyo po, ang inyong pastor dito po, ako po ay, kung hindi ako nagkakamali, hindi, aaminin ko na, ako po ay 43 years old. Tama ka na? 44. Parang taon-taon binabawasan ko lagi ang edad ko. Okay. Tanggapin niyo na po. Okay? Pati asama ko, nagduda, 44 ka na, di ba? Ano? May nakinig ako, kasayo, ano, Nash, akala mo? 21. Mamaya, bibigyan kita ng allowance. Okay. Gusto ko mga, ano, mga bate. Pastor, ako, tingin ko, 5 years old ka pala, hindi kalokohan yan. Okay? Isipin niyo po yung pastor niyo po ngayon, ano? I'm 44 years old. Subukan niyo po, nandito po ako sa harapan niyo, at humihingi ako ng dede. Okay? Humihingi ako. Pangit yung dede. Ano? Gatas, okay? Na nasa loob ng bote, ng pang baby. Tapos alam, magpipreach ako dito, hindi ako humihingi ng tubig, kasi wala pa akong tubig. Okay? Pero ang hinihingi ko, gusto ko yung gatas na nasa bote, yung may chupon. Kasama na nagpipreach ako dito, sumisip-sip ako ng gano'n. Matutuwa ko ba kayo? Hindi. Ano ka sabihin niyo sa pastor niyo? Ano magiging description niyo sa akin? Guloy. Ay, ang sakit. Kay Ate Baby, monkey eh. Okay. Pastor, Mongoloy. Sa iba, sa pagkakakilala ng iba, pagka matanda ng gano'n, may kilala-kilala, bonjing. Di ba? Bonjing. Pagka nakita niyo gano'n, it seems like nagiging katawa-tawa. Bakit? Kasi ibig sabihin, hindi pa ako nagmamature. But to tell you honestly, kaya pag-uusapan natin yung developing discipline is for us to mature in our faith. Because there will be a lot of Christians na hanggang ngayon, ang edad natin sa pananampalataya ay 30 years na, okay, 40 years na tayong mananampalataya. Pero hanggang ngayon, para pa rin tayong mga babies. But we need to advance, we need to mature, we need to grow in our faith. And we need to blossom as a Christian. Ano po dapat natin i-develop? Na itinuturo po in the Book of Proverbs. Ang itinuturo po dito na dapat ma-develop sa atin, na dapat mag-grow sa atin, na dapat mag-mature sa bawat isang mananampalataya ay yung salitang o yung aral patungkol sa discipline o disiplina. Pag naisip natin ng disiplina, ano pong naisip nyo kagad? Anybody? Kapag ka naisip nyo discipline, anong unang-unang lumapasok sa isip nyo kapag ka naisip nyo discipline? Pag-aaral.
Pamalo, very good. Okay, stick. Okay, pamalo. Ibig sabihin, may parusa. Anybody? Kapag ka-discipline, anong una-una nila naiisip? Grabe. Lahat ng mga nandito sa church, mapang-abuso. Pamalo lang ang naisip. Okay. But the truth of the matter, yung pamalo is part of discipline. Pero tingnan po natin kung ano po ba ang definition ng discipline. Discipline is the practice of training people. Okay, listen to this. So, dadahan-dahanin ko. Discipline is the practice of training people to obey rules. Okay? To obey rules or a code of behavior. Using punishment to correct disobedience. Okay, so may mga ibang bagay, may mga ilang salita tayo dito na papahagingan ko ng konti. Una, pag sinabing discipline, hindi lang ito pagpapalo. Okay? Pag sinabing discipline, mga parents, listen to this carefully. Okay? And hindi lang yung mga parents, even children, young people, makinig kayo maigi sa mensahe na ito ng Panginoon ngayong araw na ito. Kasi mahalaga po sa atin ito. Kahit po sa ating mga adults na, kasi tayo mga adult at mga mananampalataya, we are still considered children. Naintindihan niyo po ba yun? Because we are children of God. Kaya dapat maintindihan po natin ito. Ang discipline ay pagpapractice. Ibig sabihin, isinasabuhay. Ina-apply sa buhay. Ang alin po? Yung pagtuturo sa mga tao o ina-apply din natin sa buhay natin yung mga itinuturo po sa atin? Para saan? To obey rules and regulation. To obey yung mga sinasabing mga batas na dapat natin sinusunod. Okay? Para po tayo ay magkaroon ng maayos na behavior. Salamat po, kapatid. Thank you. Para po tayo ay magkaroon ng maayos na behavior sa mundong ito. At ito po ay nai-apply itong pagtuturo po na ito sa pamamagitan ng instruction at sa pamamagitan din po ng correction. Correction through punishment. Okay? So itinuturo po ng Bible po ito. Sa Pilipinas po, ito po ay nagkakaroon po ng konting, sabihin po natin, ito po ay ipinapanukala. At ako po, isa na ay matuloy po itong panukala na to. Dati po, nung amin pong mga panahon, nung panahon ko po, okay, nung ako po ay elementary at high school, ay itinuturo po sa school yung GMRC. Ano po yung GMRC? Good manners and right conduct. Very good. Good manners and right conduct. Itinuturo po yan sa eskwelahan. Ngayon po, hindi na po halos itinuturo po yan, pero mapalad po yung mga mananampalataya o yung mga magulang na ang anak nila ay pinag-aaral nila sa Christian school kasi meron pong tinuturong values education. Ibig sabihin, yan po ay commensurate with GMRC. Values education is actually based on good morals and right conduct. Ang kinagandahan lang po kapag ka nag-aaral sa Christian school, yung pong values na itinuturo ay Christian values. Ibig sabihin, biblical values. Ano yung mga katuruan na magandang asal na itinuturo po ng Panginoon sa atin? Kaya po, kung meron pa mga magulang dito na mga anak nyo ay hindi po nag-aaral sa Christian school, I encourage you na yung mga anak nyo po ay pag-aralin nyo po sa isang Christian school. Okay? Now, kung hindi man po, pastor, wala po kayo magpa-aral po doon, eh pag-pray po natin na sana po ituloy po ng DepEd at ituloy po ng Kongreso at Senado yung pong panukala na may turo ulit yung GMRC sa atin pong mga eskwelahan. Bakit po? Mahalaga po yan eh. Kaya po yung kultura ng Pilipino ng mga nauna pong mga nag-high school at elementary, makikita niyo po, sobrang gagalang. Ano po yun? Di ba? Marunong magmano, marunong humalik, marunong kumatok ng pinto. Di ba? Hindi basta-basta pumapasok. Di ba? Pagka bumisita sa isang bahay, hindi basta-basta umupo sa upuan hanggat hindi pinapaupo. Yun ay mga basic na good morals and right conduct na itinuturo sa eskwelahan. At kapag ka nakita mo po, eto po, listen to this carefully ha, kapag ka po ang isang tao, kapag ka po ang isang bata, okay, nakitaan mo na magandang asal, okay, nakitaan mo ng magandang quality pagdating sa good morals and right conduct, ano po ang tingin nyo sa taong ito?
Kahit itong tao na ito ay hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kapag ka ang isang tao ito napakagalang, ang isang tao na ito ay marunong pagka kumakain, okay? Hindi nakikipag-agawan. Yung bang mga basic lang, marunong gumamit ng kubiertos, marunong makipag-usap sa tao, anong tingin sa tao ito? Hindi ba isipin na disiplinado itong tao na ito? To the outermost part, maiisipan natin, itong tao na ito, matalino to. Di ba? Marami sa atin, ito mga common lang po ito ah. I'm very particular pagdating sa mga bagay na ito, especially pagdating sa Bible school, tinuro po sa amin itong mga bagay nito. Pagka kumakain tayo sa isang restaurant, okay? Kahit sa Jollibee o kahit sa McDonald's, kahit na disposable yung inyong cubiertos, paano kayo kumakain pagkatapos? Karamihan ang kumakain na may good morals and right conduct, ganitong kumain. Pagkatapos kumain, ang ginagawa niya, yung kutsara tinidor magkasama. Tapos nakalagay siya 3 o'clock or 4 o'clock sa plato. Magkadikit yun. Bakit? Naisin nyo yung logic nun? Bakit? Ang logic nun ay ganito. Para yung mga kukuha, okay? Yung mga kukuha ng plato at yung mga yung ibabas out na yung inyong mga plato dun sa pinagkainan nyo, hindi sila mahihirapan. Kapag ka nakakita ka ng isang tao na tipong pagkatapos kumain, yung kutsara, 4 o'clock yung isa. Yung isa nasa 9 o'clock, magkahiwalay. Minsan ka hindi pa 4 o'clock at 9 o'clock eh. Minsan yung kutsara nasa kabilang plato. Yung tinidor nasa lamesa, niwala sa plato. Pinahihirapan. Tama? Pero those were basic. Isipin natin, talaga pastor, kailangan ba yun? Kapag ka nakakita ka ng tao doon, isipin mo, matalino itong tao na ito. Bakit? Iniisip niya yung mga bagay na makakatulong para doon sa mga nagtatrabaho din doon sa restaurant na ito. Sa iba nga po, sa atin po sa Pilipinas, tayo po masyado tayong masyado po tayong baby dito. Pag dito po tayo kumain, normally, ang gagawin natin pagka sa Jollibee o kaya McDonald's o kaya kahit anong restaurant, ang ginagawa natin, iniiwanan natin yung pagkain sa o yung mga plato kinalat natin sa lamesa. Sa ibang bansa kayo pumunta, hindi po ganoon. Hindi ba nasa tray yan? Hindi mo aalisin yung tray habang kumakain ka. Kasi pagkatapos mong kumain, ang gagawin mo, ikaw mismo ang maglalagay sa basurahan para itapon yun, para yung mga nagtatrabaho dito ay maging considerate tayo na hindi sila mahirapan at ito ay tinatapon. Tama po ba? Pagka nakakita po kayo ng ganun tao, grabe, ang bait nitong tao na to. May good moral and right conduct tong tao na to. Kapag, I think si Jello matutuwa dito, turo mo nga doon sa mga kumakain sa McDonald's to, no? Sana lahat ganun, ano? Sinusulit yung bayan. Okay. Isipin nyo, kapag ka meron kayo nakitang may edad na tumatawid sa kalye, anong gagawin nyo? Tutulungan. Ngayon po ba may mga gumagawa pa noon? Sana po, meron pa. At sana po yung mga taga-IBC Manila, ginagawa natin to, ha? Bakit po? Marami ngayon, pag kami tumatawid na may edad eh, binubo sinapas sa kayo, ang bagal naman to, bilisan nga lang. It happens. Diba, hindi humihinto yung mga sakyan. Pero maganda pag sa atin, mga mananampalataya, matuto pa rin tayo, gabayan yung mga may edad, itatawid natin, inasakay natin ng jeep. And to some of our members here sa IBC Manila, you would hear it from me pagka nakikita niyo po ito. Pag may mga may edad at alam po tatawid, ako sa Pastor BJ, as our young people sa bahay ito, pakihatid sa kapila, itawid. Kasi hindi po pwedeng hindi tatawid. May edad na yan eh. Ang tawag po doon ay discipline, good morals and right conduct. Kaya po pinuturo po dito, laging magkadugtong. In the book of Proverbs, pag pinag-usapan ng wisdom, nakadugtong po iyan sa discipline. Hindi po tayo po pwedeng magkaroon ng wisdom mula po sa Panginoon. Hindi po maaaring bigyan tayo ng katalinuhan na nanggagaling sa Panginoon na tayo ay walang disiplina. At hindi po tayo makakakita ng isang mananampalataya o ng isang tao na may disiplina na po pwede mong sabihin na wala siyang wisdom coming from the Lord. Why? Because the book of Proverbs is clear. Magkasama po ang wisdom at discipline. Yung wisdom, kaalaman. Ang disiplina, ito ay pagpapractice po natin. At bahagi po dito at kabahagi po sa pagpapractice na ito ay yung correction sa atin. Kaya may mga magulang dito sa atin, ang dahilan po ng pagpapalo, let's go to pagpapalo, okay?
Kaya po ang mga magulang namamalo at kaya po tinuturo ng Bible na yun sa yung proverb na sinabi, spare not your child with a rod, okay? Kaya po itinuturo po ito kasi bahagi po yun ng disiplina. Ang tinuturo po dito, kasi pag nasa ibang bansa po tayo, kapag namalo ang isang magulang, tatawag ng 911 yan at ididimanda yung magulang. Pasalamat tayo sa Pilipinas, una walang 911. Pangalawa, matindi ang values ng Pilipino pagdating sa pagdidisiplina ng mga anak. Naniniwala pa rin tayo dun sa mode of correction ay tinuturo ng Bible na hindi natin isasantabi yung pamalok sa ating mga anak. Pero hindi rin po itinuturo ng banal na kasulatan na tayo mga magulang ay maging abusado sa pamamalo sa ating mga anak. Kasi there's a thin borderline between discipline at yung pagiging abusado at sabihin po natin, pagiging, yung sabihin natin walang habas tayo na mamalo sa mga anak natin. What's the difference between the two? Kapag ka ikaw namalo ka ng anak mo, tapos ikaw ay namalo ka na may puot sa iyong puso, may galit sa iyong puso, at gusto mo lang pakawalan yung galit mo kaya mo pinalo yung anak mo, then I'll tell you nagkakasala ka, that's wrong. Because the purpose na sinabi ng Bible na spare not your child with a rod is for you to spank your children with correction. Kaya mo ginagawa yun para ma-realize niya na nagkamali siya. Kaya hindi po natin itinuturo na kapag ka didisiplinahin mo yung anak mo ay bubugbugin mo. Itinuturo natin na kapag ka papaluin mo yung anak mo, make sure ma-realize niya na kaya siya pinalo dahil nagkamali siya. Kasi pag nagkamali siya at naintindihan niyo yun, hindi niya gagawin yun kasi alam niya, masasaktan siya. Tama mo ba? That is the same principle and that is the same concept na ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya po tatlong bagay po ang pag-uusapan po natin dito eh. Una, pag-uusapan natin is about the rebuke of discipline. Sunod, pag-uusapan natin is about the rod of discipline. At pag-uusapan po natin is about the results of discipline. Yan po yung mga bagay na dapat po nating matutunan sa pagkakataong ito. Kaya tandaan po natin, children cannot be held accountable for instruction not given properly. Kaya po, kung sakasakali, pagagalitan natin ang mga anak natin, hindi naman tayo nagbigay ng clear instruction sa kanila na dapat nilang sundin. Hindi po sila po pwedeng madisiplina o to be held accountable for that because it is our duty as parents to give clear instruction. Now, ibangga po natin ito bilang mananampalataya. Sabi ko po, tayong mga mananampalataya, whether you are young people or we are adults, tayo ay considered pa rin po as anak. Bakit? Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, ang Panginoon ay may mga itinuturo po sa atin. At anuman pong itinuturo po sa atin ng Panginoon ay para po sa ikabubuti natin. Katulad po ng isang magulang, wala pong ituturo ang magulang na ikasasama ng kanyang mga anak. Ganun din po ang Panginoon. Wala pong ipag-uutos ang Panginoon sa bawat isa po sa atin na ikasasama natin ang resulta. Lahat po ng ipinagbagawa, lahat po ng ipinag-uutos ng Panginoon sa atin ay para po sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Naintindihan po natin yun. At minsan may mga pagkakataon din po na tayo ay napapalo ng Panginoon. Bakit tayo napapalo ng Panginoon? Natatapik tayo ng Panginoon because the Lord wants, doesn't want to chastise us na paluin lang, but the Lord wants to discipline us. Gusto tayong turuan ng Panginoon ng mga bagay-bagay na dapat natin matutunan. So now, nakita po natin, okay? When we talk about wisdom, tandaan po natin, kadugtong at kabahagi po niyan, discipline. At tandaan po natin, discipline is about practicing. Okay? Ano po yung pinapractice sa discipline? Practicing training people to obey rules and regulations. Okay? Sumunod. At tayo po ay magkaroon na ma-develop yung ating magandang behavior sa ating pagkatao. At ginagamit pong mode ng Panginoon dyan is pamagitan ng punishment for correction. And totoo, hindi lang punishment ang ginagamit ng Panginoon dyan. The Lord even uses reward. Kapag ka naman ikaw ay sumusunod ka, there is always a reward coming from the Lord. Kapag ka ikaw ay lumalayo ka sa Panginoon, expect na mayroon chastisement from the Lord. Ibig sabihin, may pagpapalo, may reminder, may sabihin natin may punishment from the Lord. Okay, bakit? Hindi po dahil sa Diyos siya.
Kaya po ginagawa yung una, dahil gusto niyang makituwid po tayo sa ating mga kinalalagyan. Bakit? Kasi ayaw po ng Panginoon na mapahamak tayo. Amen. Children, listen to this carefully. Kapag ka ang magulang niyo, pinagagalitan kayo, hindi ibig sabihin nun para magalit lang sila sa inyo. Totoo, kapag ka nagalit ang magulang niyo, magsasayang ba naman yan, di ba, ng mga ugat sa liig para maputol, para pagalitan ka at sigawan ka lang? Hindi yon. Kaya nang gagalaiti minsan ng mga magulang natin para i-correct tayo sapagkat ayaw ng mga magulang natin na tayo ay mapahamak. Kaya ang Panginoon, ganun din po. Nang gagalaiti ang Panginoon sa pagtuturo ng mga prinsipyo ng katotohanan na dapat nating matutunan sa banal na kasulatan para po tayo ay hindi mapahamak. And we need to practice what? We need to practice obedience sa Panginoon. Bahagi ng disiplina is not only instruction. Bahagi ng disiplina is about obeying the instructions. Subukan po natin. Pumunta ka sa EDSA. Tumawid ka sa isang kalye. Okay, nabawal tumawid. Anong gagawin sa'yo? Hindi ba't huhulihin ka? Hindi ba't pagpapainin ka? Sa sobrang tigas ng mga ulo, sobrang subtle na ng mga ginagawa, naglagay ng barrier. Okay? Tumatawid pa rin yung mga tao. Ang titigas pa rin ng ulo. May nasagasaan na. Okay? Tumatawid pa rin yung mga tao sa bawal na tawiran. Ang titigas ng ulo. Nilagyan pa, nakalagay na doon, bawal tumawid, may namatay. Di ba? Makikita mo, may mga picture, may tumatawid, nakasampa pa yun eh. Nakasampa pa sa, doon mismo sa silence mismo na yon. May papaabiso na nakalagay na doon, nakalagay na warning, pero ginagawa pa rin ng mga tao. Susunod ang ilalagay doon, pag tumawid ka, mamamatay ka. Susunod na ilalagay, pag hindi pa rin nagtino, pagka ikaw tumawid ka dito, papatayin ka. Nag-iiba na eh. Nag-iiba na yung tenses eh. Right? But you know what? Sobrang tigas ng ulo natin mga tao, kaya ang pinapractice sa discipline ay not only about instruction, but for us to listen carefully and attentively dun sa mga instructions ng Panginoon sa atin. And not for us to listen attentively, but for us to obey the instructions of the Lord. Alright? So dumako na po tayo sa pag-uusapan natin. Tatlong punto lamang po ang pag-aaralan natin ngayon pong sandaling ito. Una, the rebuke of discipline. Ano pong sabi ng Proverbs chapter 1 verse 8? Sabi po din na ito, my son, hear the instructions of thy father. Okay? And forsake not the law of my mother. Ano pong itinuturo dito? Ito po yung sinasabi natin kanina. Ang disiplina ay kabahagi po nito yung instructions. Okay? Kaya po ang sabi dito, my son, hear the instruction of thy father. Sabi dito sa verse na ito, pakinggan natin kung ano ang instruction ng ating ama. Ang tanong, when the Lord gave us instructions, are we listening? Well, sinabi po dito ng hear the instructions of your father, okay, hindi po sabi ito, pakinggan mo lang. Kasi may difference yung pakikinig eh. Maraming nakikinig ganito. Papasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kabilang tenga, ginapakinggan. Hindi po pakikinig ang tawag doon. Ang tinuturo po dito is listening with comprehension. Ibig sabihin, nakikinig tayo, pero inuunawa natin kung ano yung instruction. Ibig sabihin, step by step, detail for detail, inuunawa natin kung ano yung instruction na binibigay ng Panginoon. Sabi po, sa computer science po, meron po kami tinatawag na flowchart. Okay? Kapag na nag-develop po kami ng program, meron kami sinusunod na flowchart. Hindi po pwede kang mag-veer away dun sa flowchart na yon. So kung gagawin natin yon sa buhay natin, may sariling flowchart din ng Panginoon sa buhay natin in every aspect of our life. At bawat flowchart na yon ay meron pong instruction ng Panginoon. Bigyan natin ng halimbawa, mas maintindihan natin. Paano po tayo, tawag ako dito ng isang ano, sino nagluluto dito? Pastor Christian, ito nagluluto to eh. Pastor Christian, come over here please, sandali lang. Please grab a mic, mabilis lang. Okay? Nagluluto ka, di ba? Sige dito. Kailangan natin dito ng ano, instruction. Titingnan natin kung matiting sumunod sa instruction. Nagluluto ka, kapatid? Okay, nagluluto ka. Siguro naman, nakapagluto ka na ng itlog. Ah, ayan. Nilaga.
Oh, iyan. Mahirap ba? Hindi mo. Hindi. Madali lang. Sige. Bigyan mo nga kami ng step-by-step procedure kung paano maglaga ng itlog. Mga 3 seconds lang. Sige. Mga 1 minute. Sige. Instruct. Step-by-step, ha? Sige po. Una, bibili kayong itlog. Tapos, papakulo kayo ng mainit. Ay, ng matubing. Tapos, lalagyan nyo nga ng asin. Tapos, suka. Para mabilis balatan. Tapos, lalagyan nyo itlog. Pagpapakulo na, lalagyan nyo. Kaya pala makasin yung itlog nyo dito, no? Lalagyan nyo yung itlog ng buo. Magbasag, ha? Magbasag. Ng buo. For, depende kung anong gustong luto. Kung yung medyo hilaw yung loob or ano. Yung kulay yellow. Malasado po. Ewan ko malasado tawag dun. Malasado. Pero yun, sige, malasado, mga 6 minutes, gano'n, tapos, depende, kung mas gusto nyo lutong-luto, 9 minutes. 9 minutes pa talaga. Kasi yun po yung namamanood. So, after na, sa tayo, pag-alaga na ito ni YouTube nyo. Minsan kasi ang hirap balatan eh. Okay. Tapos, pagkatapos po, nalagay nyo sa malamig na tubig. Tapos, yun eh. Balatan na. Oo, oh, balatan na. Okay, sige. Thank you. Thank you. Nakakatuwa yun, ano? Kasi ibig sabihin, meron siyang step-by-step procedure kung paano gagawin yun. Pero kunyari, yung mga nag-aaral ng culinary, meron silang step-by-step procedure na gagawin dyan. May ingredients. As gagawin, ay una gagawin mo, kuha ka ng kaserola, di ba? Lagyan mo ng tubig, alright? Pakuluin mo, habang kumukuha, lagay mo itlog. So step-by-step procedure. Ibig sabihin, may instruction na sinusunod. Itlog lang yun eh. Pero pag mga komplikadong mga lulutuin, mas kailangan mo na mas detailed na instruction. Tawa ba? Kasi kung hindi, mapapariwara yung iluluto mo. Tawa ba? Hindi ka po pwedeng mag-adobo. Hindi ko alam, correct me if I'm wrong ha. Hindi ka po pwedeng mag-adobo na uunahin mo, ilalagay na yung suka at saka yung toyo. Normally, ang ginagawa sa mga mas metikulosong magluto, hindi po ako nagluluto. Napanood ko rin na po ito sa YouTube Academy of Cooking. Okay? Ang ginagawa, pinapalambot muna yung karne. Depende yan, kung beef o kaya chicken yan. Pagka napalambot yun, isineset aside yun, nagigisa pa unti-unti, then hanggang maluto yung adobo. Alright? May instruction na sinusunod. Ganun din po dito. Okay? May instruction po ang pinapasunod sa atin ng Panginoon sa bawat aspeto po ng buhay po natin. Kaya po kung papansinin po natin dito, ang utos ng Panginoon is this. My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Mahalaga po ito sa mga magulang eh. Kasi kung papansin po natin ito, yes, lesson na ito. Mas more on family eh. Medyo yung pagka-introduction ito para sa family retreat natin eh. But I'm just correlating this one to the wisdom that comes from the Lord kung paano po tayo susunod sa Panginoon. Sabi dito, mahalaga po na tayo ay nakikinig sa anumang instruction ng Panginoon. Why? Because through instructions, dun tayo marireview. Sa magitan ng instruction ng Panginoon, dun tayo magkakaroon ng reproof. Dun tayo magkakaroon ng mga aral na dapat natin isinasabuhay. Dun natin maiintindihan sa instruction kung ito ba ay dapat kong ginagawa o hindi ko dapat ginagawa. Sa Pilipinas, para malaman mo kung ano, para malaman mo yung basihan ng paggawa ng tama at mali, ano ang dapat pinagbabasihan? Hindi po ba't constitution? Hindi po ba't batas ng bansa ang sinusunod? Okay. Sa ating mga mananampalataya, ang sinusunod natin ay yung mga instructions na ibinigay po ng Panginoon sa atin. And in Proverbs chapter 13 verse 1, listen to this carefully. A wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. Okay? Ano ibig sabihin nito? Yung mga matatalino. Okay? Yung mga maalam. Okay? Hindi po sila may pinag-aralan, ha? Yung mga may wisdom coming from the Lord. Nakikinig sa instructions ng Panginoon. Heareth the instruction of the Father. But the scorner, ito yung mga tampalasang anak. Ito yung mga pasaway na mga anak ng Diyos. Ito po ay hindi nakikinig sa rebuke ng Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin, nasaan po tayo doon sa dalawang iyon? Are we wise because we are listening to the instructions of God?
And are we wise because we are not only listening to the instructions of God, but we are applying the instructions of God, or we are obeying the instructions of God in our lives? Kasi kapag ka may instructions sa atin ng Panginoon, we will not be considered by God na tayo ay wise. Dahil ang sabi dito, but the scorner heareth not rebuke. Kaya po, sabi nga po doon sa passage na binasa natin kanina, yung mga nakikinig daw po sa instruction ng Panginoon, nagkakaroon ng magandang discernment sa buhay. Natututo, sabi ito, their purpose is to teach, in verse 3, Proverbs 1:3, sabi ito, their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives. So, kabahagi ng wisdom ay disiplina. At kung gusto natin magkaroon tayo ng successful na buhay, kailangan natin ng wisdom at kailangan natin ng disiplina. Bakit? To help them to do what is right, just, and fair. Sabi ito, verse 4, these proverbs will give insight to the simple knowledge and discernment to the young. Let the wise listen, listen to this, ah. Let the wise listen to these proverbs to become, ang sabi ito, even wiser. Let those with understanding receive guidance, sabi ito, by exploring the meaning in this proverb and parables, the words of the wise and their riddles. So, ibig sabihin, kapag natututo pa na tayo makinig sa instruction ng Panginoon at magulang natin sa buhay po natin, we become wiser. As we obey the instruction of our Father, as we obey the instruction of our Lord and Savior Jesus Christ, nagiging wiser daw po tayo. Kaya po naniniwala po tayo, lahat ng mga mananampalataya at matapat na mananampalataya ng Panginoon is bound to be successful in life. Why? Because we became wiser as we obey the Lord. Ulitin ko po, ah. Lahat po ng mga mananampalataya, hindi lang po mananampalataya, lahat ng tao gusto maging successful sa buhay na ito. Tama po ba? Kaya nga po maraming mga seminars, eh. How to be successful in your career. How to be successful in your marriage. How to be successful in your business. Bakit may mga seminars patungkol doon? Because everybody wants success. Nobody in this world doesn't want success. Hindi ba? Pero malinaw po ang principle ng Bible. If we want to be successful, we need to become wise. Hindi po sinabing knowledgeable, ah. Ang sabi ng Bible is for us to become wise. Pinag-usapan natin the difference between knowledge and wisdom. Knowledge is acquired from the school. Knowledge is acquired from the books that we read. We've read. Or sabi natin, knowledge is acquired sa mga napapanood natin. Or to our experience. But wisdom, okay? It is about understanding about the fundamentals of life. At yung wisdom comes from the giver of life. And that is none other than God Himself. Naintindihan natin yun. At, sabi dito, for us to become wise, ang sabi dun sa proverb, okay? Sabi dito, hindi po knowledge. The main contributing factor for us to be successful in this life is wisdom from above. Ulitin ko po, hindi po ba ang daming mga graduate, di ba, na mga cum laude, di ba? Magna cum laude. Pero may makikita ka, marami naging successful sa buhay. Marami naging presidente ng mga companies. Pero ang dami mo rin makikita na hindi mga naging successful. Marami po, magna cum laude, psychology major, magna cum laude. Pero minsan, marriage, wasak. Family, wasak. Hindi po basihan ng pagiging successful ng knowledge. Maaaring it would contribute to your success, but the primary contributing factor in our success in life is none other than the wisdom that comes from above. At tandaan po natin, ang gusto ng Panginoon is for us to grow, to develop. Kaya sabi doon, kaya yung mga natututong sumunod sa instruction ng Panginoon, grow wiser. Hindi ba? Ang tanong, Pastor, kayo ba din pinag-uusapan instructions? Tama, Pastor. Ang wisdom is about instruction and obeying instructions. Kayo ba natin pinag-uusapan yan? The question is, ano po ba ang mga instructions ng Panginoon? Mayroon po bang instruction ng Panginoon sa atin? I'll tell you,
There are hundreds, thousands, and millions of instructions that is actually discoverable in this book of life, and this is none other than the Bible. Amen. Try reading it. And I'll tell you, you will see a lot of wisdom coming from this book. Makikita po natin dito yung kabutihan ng Panginoon sa mga instruction niya. Kung ano yung mga dapat natin ginagawa. Sinabi na po ng Panginoon eh. Yung mga dapat hindi po natin ginagawa, sinabi na rin po ng Panginoon eh. Kaya po tayo ay hindi nagiging maalam, kaya po tayo ay hindi nagiging successful in life because we are not reading and we are not listening to the instructions of God. Tandaan po natin, ignorance of the law excuses no one. Kunyari nasa Pilipinas ka, nagnakaw ka, tapos kinulong ka, hindi mo pwede maging depensa sa korte na hindi ko po alam na may batas na ganyan. Ignorance of the law excuses no one. Bakit? It is your duty as a citizen for you to understand the law at intindihin ko yung mga batas ng bansang ito. Bakit? Para hindi ka mapahamak o makulong. Tama po ba? Ganun din po sa Manila kasulatan eh. Kaya marami mga mananampalataya nagkakasala because of ignorance. Ignorance of God's instruction. Kaya po marami mga mananampalataya hindi po nagiging successful sa buhay na ito because of our ignorance to the instructions of God. Ngayon, hindi ko po tatalakayin yung mga instructions. Kasi pag tinalakay ko po yan, kulang po ang isang buong araw ng linggong ito para i-discuss po yan. Pero magbibigay po ako sa inyo ng assignment. Okay lang po ba yon? Yes. Parang sabi ng iba, Pastor, assignment? Hindi, maganda po itong assignment na to. Kasi itong assignment na to, devotion po ito eh. Kung kayo nag-devotion na kayo araw-araw, I suggest mag-birawin muna kayo sa plan nyo na devotional plan nyo ngayon. I suggest, tingnan po muna natin yung wisdom na nanggagaling. If I will tell you, pag pinangako ba ng Panginoon sa inyo, success ng buhay nyo, at yung instruction ng Panginoon sa inyo para maging successful, hindi nyo ba pag-aaralan, hindi nyo ba basahin? Pag-aaralan ba basahin yan, di ba? So maganda na gawin natin assignment ito. Open the book of Proverbs. Okay. Proverbs chapter 22. Okay. Proverbs chapter 22. Down to Proverbs chapter 24. Verse 22. Okay. Proverbs 22, to be specific. Proverbs 22:17. Okay. To Proverbs 24, verse 22. Buksan niyo po, mabilis lang. Magbibigay lang po na ilang pasakali dito para makita niyo po na mayroon pong instruction sa Panginoon. This is actually in the book of Proverbs alone. Hindi mo po natin pinag-uusapan from Genesis down to Revelation. Marami po ito. But to be successful in life, for us to be called wise people, for us to be called disciplined people, it is for us to obey the instructions of our Father. Christians, for us to be called disciplined Christians, we need to obey the instructions of God. Tingnan po natin ha. Totoo po, kung bibilangin ko from Proverbs chapter 22 verse 17 to Proverbs 24 verse 22, there are 30 instructions that we need to follow. And this following instruction will actually guide our lives or guide us in our daily lives. Una, bigyan ko lang po ng ilan. Hindi ko po diniscuss yung 30. Ang haba po yun, okay? Ito po, una, instruction number 1, Proverbs 22, verse 17 to 21. Ano sabi dyan? Kita nyo ha? Pag instruction, ibig sabihin, may command. Mayroong ipinag-uutos ng Panginoon o may mga errors na pinapa-avoid ng Panginoon. Ganyan ang instructions, hindi po ba? Tingnan nyo po dito. Proverbs 22:17 to 21. Unang command ng Panginoon, pay attention and turn your ear to the sayings of the wise. Apply, okay, your heart to what I teach. Sabi dito, pay attention. Listen. Makinig. Hindi lang sinabi doon makinig sa mga instructions ng mga wise. Kung hindi i-apply yung mga instructions na ito sa buhay natin.
Unang command ng Panginoon. Bakit? Ito yung purpose kung bakit. For it is pleasing when you keep them in your heart and have all of them ready on your lips. Ibig sabihin, ito po pala ay nagiging kalugod-lugod, hindi lang para sa inyo. Ito po pala ay makakabuti, hindi lang para sa atin. Ito pala ay magbibigay din ng kapurihan at kaluwalhatian sa Panginoon. Sunod, so that your trust may be in the Lord, I teach you today, even you, have I not written 30 sayings for you? O ito pa sinabi ng Panginoon, malinaw dito. 30 na saying na sinasabi nito, instruction. Teaching you to be honest and to speak the truth, that you bring back truthful reports to those you serve. Pabahagi sa instruction nito ay magsabi tayo ng katotohanan. Kaya po ang inyo pong mga pastor, kapag ka po nagpipreach sa pulpitong ito, wala pong ini-discuss kundi salita ng Diyos. Bakit po? Because the word of God is the word of truth. It is divine truth. Wala po kaming ituturo na nanggaling sa Bible na po pwede niyong banggain o salingin na sabihin niyong mali iyan. Bakit? Wala pong itinuro ang Panginoon sa salita niya na mali. Okay? At yung mga bagay na instruction sa ito ay dapat natin una. Ano yung first instruction? Pay attention. Pag paying attention, ibig sabihin, huwag kang lilingalinga. Huwag kang out of focus. Pay attention. Focus. Focus in listening to the instruction. At kapag ka nakuha mo ng detalye yung instruction, then apply it in your life. Una. Sumunod. Number two instruction. Ano sabi dito? Sabi natin pag instruction, it is either, ano po? Command to obey or errors to avoid. Mga dapat iniiwasan natin. So, tinanin mo dito. Proverbs 22:22-23. Sabi dyan, do not exploit the poor because they are poor, and do not crush the needy in court. For the Lord will take up their case and will exact life for life. Grabe sinabi ng Panginoon dito. Sabi dito, huwag nating aabusuhin yung mga naghihirap at mga naghihikahos. Marami pong mga ganyan eh. Kung sino yung mga mahihirap, ginagamit ng mga mayayaman para mas lalong yumaman. Malinaw po yan dito. Kaya po ang turo po natin sa Bible, ang turo po sa church na ito, kapag ka may mga naghihikahos, mahirap po dito, in the best possible that we could, matuto po tayong tumulong. Matuto po tayong umagapay. Matuto po tayong maging kabalikan po nila. Kaya natutuwa po ako, kapag may nakikita po ako, I would remember sila nanay-nene, no? I would remember sila po ay inalis po doon sa kanilang tahanan dahil kailangan po silang alisin doon. Natutuwa po kong marinig na may mga member po tayo na nag-o-offer mismo ng tahanan nila. Gusto mo, tumira ka muna sa amin. I'm so overwhelmed na marinig po na may mga ganito may pangailangan. May member tayo tumutulong, nagpapadala ng grocery. Bakit kailangan nila ng grocery? I'm really overwhelmed when I've seen yung time ng pandemic, yung kasagsagan ng pandemic, kapag may nagkakasakit, lahat ng members ng church nandun, nagpa-participate, padala ng prutas, padala ng pagkain, padala ng prayers, nagme-message. Bakit? Ang sabi sa Bible, it is actually a wisdom and instruction from the Lord. Disiplina po yan ang mga mananampalataya na ina-apply natin eh. Hindi po natin ina-apply yon dahil gusto lang ng pastor nyo na magtulungan tayo dito. No, it was an instruction from the Lord not to exploit the needy, but rather help the needy. Okay? Yung po tinuturo po ng Panginoon dito eh. Sunod, pangatlo, verse 24-25. Do not, listen to this carefully ah, instruction to. Pay attention, listen and apply. Sabi ito, do not make friends with hot-tempered person. Do not associate with one easily angered, or you may learn their ways and get yourself ensnared. Ano ibig sabihin ito? Influence sa pinag-uusapan dito. Kapag ka ang iyong kaibigan ay mainitin ang ulo,
may posibilidad na maging malintin ang ulo mo. Kapag ka ang kaibigan mo palaaway, basagulero, there's a great possibility na maging basagulero ka at palaaway ka din. Influence po yun eh. Kaya ang warning ng Panginoon dito eh, do not make friends with hot-tempered person. Diba? Huwag kang makikipagkaibigan or don't even associate yourself with this hot-tempered person. Choose your friends. Tinuturo ng Panginoon dito. For us not to adapt their ways. For us not to adapt their evil ways. Yun sinasabi ng Panginoon dito. Sumunod. 26 to 27. Pang-apat na instruction. Do not be one who shakes hands in pledge or puts up security for... Naku, napakaganda nito. Parang kailan lang pinag-usapan namin ito. Do not be one who shakes hand in pledge or puts up security for debts. Okay, may ganito ha. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Makinig kayo, principle ng Bible to, wisdom ito. Do not ever vouch for somebody na mangungutang at ikaw ang nakataya. Biblical ito eh. Kaya nga po sa church na ito, hindi po tayo nagtuturo na ikaw ay mangutang ka sa kapwa mo mananampalataya. Ang itinuturo natin sa church, kapag ka may pangailangan, tumulong ka. Pero mangutang, hindi ka dapat nangungutang. Bakit? Ang ama mo sa langit, mayaman eh. Ang dapat mong gawin, pastor, may pangangailangan ako. Ang dapat mong gawin, humingi ka sa iyong ama na nasa langit. Baka yung tulong pala na kailangan mo, nasa ama mong nasa langit. Hindi mo lang hinihingi. Dahil akala mo, yung tulong na kailangan mo, nasa Bombay, pupunta sa harapan ng bahay nyo. Sa Bombay, pagka naningil yan, 5-6, ang Panginoon, pag naningil yan, hindi siya maninigil. Kasi hindi naningil ang Panginoon. Ang gusto nga ng Panginoon, lumalapit na sa kanya. Pero ang tinuturo dito, don't ever vouch for somebody na mangungutang tapos ikaw ang nakataya. Bakit? Ano sabi dito? Ano sabi na malinaw to? Di ba sabi dito? If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Bakit? Ikaw ang sisingilin eh. Hindi po ba? At yung ari-arian mo, mananakaw sa'yo nang wala kang kalaban-laban. Pastor, kamag-anak naman yung ibabouch ko. Kahit na, wala namang sinabing exemption dito eh. Hindi po ba? May sinabi ba dito, mag-bouch ka doon sa mga hindi mo kakilala, ayun sa kamag-anak mo, pwede? Wala namang sinabi ganun eh. Don't you ever vouch for somebody na mangungutang kasi ikaw nakataya. Maliwanag po ito ha. Nakakatuwa yung wisdom at instruction ng Panginoon, ano? Very detailed, no? Oh, bigyan ko pa kayo, last na lang, isa na lang. Masayang pag-usapan yung instructions eh. Because this actually a rebuke to each and every one of us. Panglimang instruction, do not move an ancient boundary stone set up by your ancestors. Ano ibig sabihin nito? There are actually family traditions in life. Okay? Huwag isa sa tabi yun. Huwag niyong isasantabi kung ano man yung mga tradisyon. Especially kapag ka-biblical traditions. Especially kapag ka-biblical practices. Halimbawa, pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng ma-set yung boundary. Pag sinet na ng Panginoon ng boundary yan, hindi po pwedeng inaalis yan. Kapag ka ang Linggo ay para sa Panginoon yan. Huwag mong aalisin, okay, yung pagsamba mo sa Panginoon kasi may gagawin ka. Nakaset na boundary yan eh. Kapag kaan Linggo, nakalaan para sa pagpupuri sa Panginoon, huwag mong isasantabi yan. Boundary yan eh. Ang tithes, 10% of our tithes. Kung ang tithes, 10%, huwag mong babawasan. Pwede ba, Lord, 8% na lang? Boundary yan eh. Inilagay na standard yan ng Panginoon. Required yan of us to do.
Huwag nating aalisin. Don't veer away from that. Hindi, pastor, may ganito eh. Hindi, pastor, ganito eh. Maraming ganito. Hindi, pastor, ganito eh. Eh, pastor, may sakit ako. Paano ako mag-church? May online. Wala kang dahilan. Diba? Paano maglilingkod sa Panginoon? Meron akong karamdaman. Pwede kang manalangin. Huwag kang magdahilan. Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Huwag ka doon sa maraming paraan. Maganda yung maraming kang dahilan para sumamba sa Panginoon. Don't veer away yung mga instructions. Huwag mong tatanggalin yun. Bago pa po, sabi ito, ancient boundaries, di ba? Bago pa po tayo ipanganak, it was already an ancient tradition na hindi po napuputol. Commandment pa nga po ng Panginoon yan eh. Di ba? Huwag natin i-forsake yung Sabbath day. Yung panahon ng pagsamba ay hindi dapat isinasangkabi. Ang sinabi doon, do not forsake yung Sabbath day. Huwag niyong gagawin Labat day. Okay? Iba kasi kung kailan linggo, ginagawang Labada day eh. Huwag niyong gawin Labada day. Boundary na ng Panginoon yan eh. Ganun din sa family. When we set traditions in life. Okay? When we set family traditions in life, huwag niyong sasantabi yun. Kunyari, naging tradisyon niyo sa family, kumakain kayo ng sama-sama, huwag niyong aalisin yun. Apply it. Bakit? Inilagay na lang ang ancestors natin nandyan. Hindi yan inilagay dyan ng mga ancestors natin because gusto lang nila. And from our ancestors down to our generation, if it works, it still works. Hindi po mo pwedeng maging madunong pa ako doon sa mga nauna sa akin. Kaya po ang inyo pong pastor, matindi po ang pagpingin ko sa mga nakatatandang pastor at nauna sa akin ng mga pastor sa gawain. At kapag kayo mga pastor po na nagpayo sa akin, na mas matagal po sa akin sa gawain, pinakikinggan ko po yung mga payo niyan. Bakit? Kumbaga sa gawain, ancestor na yan eh. Ang dami ng experiences niyan. Ang dami ng natutunan niyan. Ang dami ng aral na natutunan niyan. Babaguhin ko ba naman yon? Yung po bang turo ng Panginoon, babaguhin ko pa? Eh yung turo ng Panginoon, perfect na yun eh. Now, that's in actually Proverbs 22 alone. Mayroon ng limang instructions. Now, I tell you, go to your Bible after the service. Every day, basahin nyo yung mga instructions ng Panginoon. Meron pa 25. Pakinggan nyo. And I'll tell you, yung sa Proverbs na pinag-usapan natin, if you want long life, if you want peace, if you want success in life, instructions will be there to guide us. Maraming tao gustong success. But success wouldn't be accomplished if we are not ready to pay attention to the instructions of God. Success in life will not happen if we are not ready to obey the detailed instructions of God in our life. Amen. I've seen so many. Yung kanina, yung patungkol dun sa yung pag-utang. Just this week, may kausap akong tao patungkol dyan. Ibinalagbag niya yung kanyang sariling pangalan para sa utang ng ibang tao. Nung nagkakasuhan, nagkaroon ng file ng case, siya ngayon ang hinabol. Siya ngayon na nagbayad. Bakit? Eh kasi pangalan niya yung nakataya eh. Those were clear instructions from the Lord. Isipin natin, kung nalaman itong tao na ito, na may instruction pa lang nitong Panginoon, malamang naiwasan yung kasasadlakan 40,000 na binayad. Laki na, ano? Naiwasan sana yun. Pero huli ng lahat, it happens. The good thing is that there is the grace of God. May biyaya ang Panginoon. Sinan ba siya ng Panginoon eh? Bakit? Kasi yung tao na dapat habulin, yung karapat dapat na habulin, wala na, hindi na mahahabol. Bakit? Nasa kabilang buhay na eh. Sino ngayon ang hinabol? Yung nandito, yung nandito. Listen to this. It's up to you if you will listen to my instruction or the instruction of God. O makikinig kayo doon sa sinabi kong assignment sa inyo. But it's up to you. Baka meron tayong mga bagay na may iwasan pala natin kapag natutunan natin ngayon pala. Kaya mahalaga yung mga magulang eh.
hindi magtuturo ang magulang ng prinsipyo o rebuke sa atin na hindi pa nila na-experience yun, o possible na iwasan nila yun nung parabata pa sila. Learn to listen. Learn to pay attention. Because in discipline, there is rebuke. Sumunod, hindi lang po rebuke, the rod of discipline. Mabilis na lang po ito. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary at His correction. For whom the Lord loveth, He corrected, even as a father, the son in whom He delighted. Tandaan po natin. Sabi, sa Proverbs 13:24, He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him three times. Ano sasabi po dito? Ang taong nagmamahal, natututong mamalo. Ang natututong magmahal. Okay? Kaya, mga anak, listen to this, mga ibang anak, mga bata dito. Kapag ka napapalo kayo ng mga magulang, narinig dito yung salita ito eh. Kaya kayo pinagagalitan kasi mahal namin kayo. Alright? Narinig yan, di ba? Kaya kayo napapalo kasi mahal namin kayo. Ito yung pinanggalingan yan. Because a father, a mother, or a parent who loves his children, who is able or is willing na i-correct yung kanyang mga anak to the best of his ability. Pangani po yan. Yung akin pong anak, yung panganay ko po, ito po napapagalitan. Wala po akong mga anak na perpekto. Kaya nga po ang pangalan po niya ay Antonio, hindi po Pekto. Kasi wala akong pangalan, wala akong anak na perpekto. Okay? Si Cassandra, ganun din po. Napapagalitan po namin yan. Napapagsabihan po namin ng wagas na wagas yan. And to tell you honestly, pag tinanong mo po yan, inaabot po sa amin ang palo yan. Yung palong tipong makakalimutan nila ang pangalan nila. Na pagkapalo, nasaan ako? Sino kayo? Pero kaya namin sila pinapalo at pinagagalitan kasi hindi kaming mga magulang habang buhay nandito para pagalitan at gabayan sila. Maganda yung ngayon pa lamang, bata pa lang sila, natututunan nila kung anong tamang gawin. Natutunan na nila sumunod sa instruction. Natututunan na nila na mag-obey. Kaya pag tinanong mo kay Doy, kay Antonio, anong common na sinasabi ko sa kanya? Common na lesson na tinuturo ko sa kanya na kung pwede ko lang i-record na paulit-ulit. Sabi ko lang lagi sa kanya, turo, aral, listen, and obey. Those two words, mahalaga yun. Learn to listen and learn to obey. Yun lang. Kapag ka natutunan mo yun, everything else will follow. Maniwala ka. Ang tagal namin tinuro kay Antonio yun. Hanggang ngayon may mga mood pa rin kami tinuturo pa namin kay Antonio yun. Good thing, natututo na siya pa unti-unti. Tama? Pag sinabi namin sa kanya, sit, hindi na siya nag-i-stand. Umi-sit na siya ngayon. Let's take off pala yun. Okay. Listen and obey. Mahalaga po yun eh. Pagka-ayaw niya, tinatapik minsan. Bakit ayaw mong mapahamak eh? Subukan niya. Bigyan ko yung sample. Kettle, painitan ng tubig. Mainit po yun, di ba? Tama ko ba? Humawak na po ba kayo ng painitan ng tubig? Habang kumukulo, ha? Hindi. Gagawin niyo po ba yun? Hindi. May mga but listen to this carefully. May mga bata gagawin niyan. Mainit, hihipuin niyan. Sabi mo, wag! Hindi, ipin. Pag nakatalikod ka, ipinot ka niyan. Ha? Pag napasok, umusok yung daliri. Iiyak yan. Diba? Electric fan. Ito makomod sa mga bata to. Huwag mong ipapasok yung daliri mo sa electric fan. Dadami yan. Alin yung electric fan? Hindi yung daliri mo, dadami yan. Diba yung mga bata? Ipapasok na ganun. Diba? Hanggat hindi tumutulog yung electric fan, tapos nakita mo, puro dugo yung bahay nyo. Hindi titigil yan. Pero yung mga ganun, diba? But listen to this, a wise person learns to listen instruction. Kapag kayong bata, huwag mo hawakan yung anak. Mapapasok ka. Gagawin mo ganun. Anak, huwag mong gawin yan. Mapapasok ka. Ganun pa rin yung bata. Anong ginagawa ng mga magulang?
hindi na sunod ang instruction. May ruler. Inalire, inipitik. Pa! Aral! Masakit pala yun. Bakit? Kasi mas masakit yung maidikit mo yung daliri mo dun sa mapapasok ka. Tama? Principle of correction. Kinokorek tayo ng Panginoon. Ganun yung ano ng palataya. Ito, masakit sabihin to, ha? But we need to accept this fact. Because this is a biblical fact. Sometimes, marami mga mananampalataya pinapalo ng Panginoon. Sinasaltik tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi tayo matigas ang ulo. Bigay tayo halimbawa. Yung mga basic halimbawa na sa church, ayaw magsimba. Saan ba tayo, anak? Ayoko po, may gagawin ako. Magsimba tayo, anak. Inuna girlfriend. Sasaltikin ng Panginoon yan. Anong gagawin? Ihiwalayin ng girlfriend. Aalisin ng Panginoon ng girlfriend, one way or the other. Pabalik sa Panginoon yan. Lord, ba't na? Wala akong girlfriend. Anak, hindi ko kasalanan. Kasalanan mo. Bakit? Ginamit mo para hindi ka sumamba sa akin. O alam mo na ngayon. Di ba? Huwag kang gagamit ng anumang bagay na ikasasama mo dahil sasaltikin ng Panginoon yan. Bakit? Ayaw ka niyang mapahama. Ang masusunod ng Panginoon for you to grow, for you to develop, and for you to mature. Patama yan. Mananampalataya, may ministry, ayaw magpagamit. Marunong gitara, ayaw mag-gitara. Ayan, na-aksidente, naputulan ng daliri. Gusto ko na maglingkod. Paano ka maglingkod? Putol na daliri mo. Maano bang sinasabi pa lang sa'yo ng Panginoon, sumunod ka na kagad? Hindi mo ba? Anak, magpagamit ka. Ang dami mo nakita mga mananampalataya, kung kailan disable na, doon ang papagamit sa Panginoon. Maano bang in full potential magpagamit ka sa Panginoon? Bakit? Kung kailan sinasalti ka na ng Panginoon, doon ka nakaka-receive ng correction dapat pala ginagawa ko to. Tama ba? Kaya mga magulang, ganun din po eh. Minsan sinasaltik natin yung mga anak natin para matauhan. Uy, mali pala ginawa ko. Masakit pala pagka ano. Ako po, may natutunan din po akong ganyan eh. May edad na po ako. Totoo na, sa Bible school na ako nito nung natutunan ko to. Alam niyo po yung sa ano, sa Yossi, yung sa sigarilyo sa kotse, yung pinipindot mo na ganun. Di ba may pang-sindi ng, dapat tinatanggal na tada sa kotse yun eh. Bakit? Hindi tayo nagpo-promote ng pag-sindi ng sigarilyo eh. Yung pinipindot mong ganun, tapos bumabalik siya pag mainit na. Tapos ginagamit siya pang sindi ng sigarilyo. Naalala niya sa may mga kotse dito. Sa church, meron po doon Toyota FX. Bible school students, ay kung mainit kaya ito. Oh, kasi yung FX na yun, madalas sira eh. Madalas ang issue noon, sira yung baterya. Kaya baka hindi gumana. So pinindot ko. Yan. Tapos narinig ko habang paghanip ko ng mga bata, galing sa center, pabalik na kami sa church, tumulog, tak, bumalik. So, ibig sabihin, mainit na. So, kinuha ko. Normally, may coil yun eh. Makikita, pag mainit yun, mapula. Tama ba? Mapula yung coil. Parang kalan. Mapula. Eh, hindi naman gumaga. Nasabi ko na sira eh. Pinindot ko. Umusok yung daliri ko. Sabi ko na dapat hindi ko ginawa yun. Isang linggo po ako nasa Bible school na nakaganto ako. Pag nasa gusto ko sa recitation, pagkatas ako ng kamay, nakaganto ako. Ba't ano ganyan? May bilog dito, nakapoint dito yung ano. Ang tigas ng ulo ko, alam ko na may kakasama ako pero ginawa ko pa rin. But the truth of the matter is funny, mayroon maraming mga mananampalataya ganun. Ang dami niyong alam na mali. Pero alam niyong kahit mali, ginagawa niyo pa rin. Tama? Sino mukhang katawa-tawa? Yung totoo nakakatawang pakinggan yung storya. Pero, yung isang linggo na nakaganong ka, hindi nakakatawa yon. Hindi kaya ako makapangulangot gamit yon. Ang hapdi eh. Totoo? Hindi mo ba tama po? Marami mga mananampalataya ganon. Alam mo lang mali, gagawin mo pa rin. Alam mo lang pinag-uutos ng Panginoon eh. Kapapahapak mo yan, ginagawa mo pa rin. Kaya ginagamit ang Panginoon the rod of discipline. Panaltik, bakit? Kasi mahal ka ng Panginoon. Amen. Listen to this. Christians, even though you became unfaithful, once you experience the wrath of the Lord, you still say, thank you, Lord. Bakit? Because, sabi ng Bible, ano sabi dito? Whom God loveth, sabi, He corrected. Dahil mahal ka ng Panginoon, kinokorrected niya.
ito ang ikatakot mo. Kapag ka, tuloy ka ng tuloy na paggawa ng mali, hindi mo nararamdaman yung koreksyon ng Panginoon, may problema ka. Kapag ka, tuloy ka ng tuloy ng paggawa ng mali mo, nakakasanayan mo na lang, nag-i-enjoy ka na sa ginagawa mong mali, at hindi ka na nakakaroon ng koreksyon sa Panginoon, matakot ka sa buhay mo. You are bound to something that you wouldn't like. It's a hard truth. Huwag matigas ang ulo, mga anak. Yung totoo, walang paborito ang Panginoon. Ba't sabi nito, the Lord delighted His children. Kasi sobrang mahal tayo ng Panginoon, anak. Sobrang mahal kita. Ayaw kita makapahamak. You are precious in my sight. That is how precious you are. Ako mismo magkokorek sa'yo. Ako mismo magtatama sa'yo kasi mahal kita. Hindi iba ang magkokorek sa'yo. Ako mismo na naglalang sa'yo ang magkokorek sa'yo. Bakit? Kasi mahal na mahal kita. Pero bilang mananampalataya, huwag na tayo sa koreksyon. Minsan masakit, hindi minsan, madalas masakit ang koreksyon. Hindi tayo sa instruction, matubing instruction. Kasi lahat ng instruction, may kaakibat na pagpapala ng Panginoon. Amen. Talaga, Pastor? Pumunta ka doon sa Proverbs 22, 17 to Proverbs 24, verse 22. Makikita mo, lahat doon nakasulat kung ano yung pagpapala mo kapag ka sinunod ng instruction ang Panginoon. Verbatim, basahin mo, unawain mo, pay attention and try to obey it and try to apply it in your life. And I'll tell you, ibang experience sa mga experience sa buhay mo. You will experience success that this world has ever offered. Because success that was offered by God will be offered to you. Manila lang po yun eh. Ang Panginoon, kapag ka nangako, hindi po napapako. The rod of discipline. Kapag-usapan natin, the rebuke of discipline. The rod of discipline. Panghuli. Ito po yung panghuli po natin. The result of discipline. Proverbs chapter 29, verse 17. Ano po sabi dito? Correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Tama pa din. The work of discipline requires patience. The work of discipline requires perseverance. It's not easy. Mahirap sumunod ang instruction. In this world we are living in right now, the fast pace, pabilisan ng mundo, everybody wants instant gratification. Ang hirap sumunod sa instruction. Mas gusto natin mga instant. Kaya gusto natin instant noodles, instant pancit canton, instant coffee, lahat ng instant gusto natin. But discipline is a different thing. It requires perseverance. It requires patience. But the result is worth an investment. Amen. Believe me, the result of discipline is worth an investment. Bakit? Ang sabi doon, correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Alam niyo po kung ano yun? Ano yung sabi ng delight? Delight is joy. Delight is not only happiness. Delight is an everlasting joy in our lives. Joy cannot be purchased. Right. Yung joy, hindi mo pwedeng i-add to cart sa Shopee o Lazada yan. Na pagka may pera ka, i-check out mo. Pastor, pag nagkaroon kami ng party, nagiging masaya ako. No. Joy is different from happiness. Happiness happens because there is a happening. May party, kaya masaya ka. Pagkatapos ng party, may hugasin. Pagkatapos maghuhugas ka, pagod ka. Tama? Tapos na yung happiness mo, maniwala ka. Joy is different. Joy comes from the Lord. Yung kahit may problema ka, bakit may kapayapaan ako sa puso?
Yung alam mo may pangangailangan ka, pero feeling mo encouraged ka pa din. Yun yung sinasabi dito ng Panginoon eh. Joy, delight. And it is one of the blessing of the Lord. Blessing of all time na ibinigay ng Panginoon sa atin. An effort spent in proper discipline. If you will see people na practicing yung discipline, you will not only tag them as wise, you will see a different aura in their face. Itong tao na to, there's may different dun sa tao na to. Masarap kasama ng mga tao disiplinado, no? Bakit? Pagkakasama ng mga tao disiplinado, tatawid ka sa kalye, hindi pa naka-green. Pero sasabi sa'yo, uy, huwag ka tatawid, papapahama ka. Disciplined person. Sarap kasama ng disiplinadong tao. Sarap kasama ng wise na tao, yung mga disiplinadong tao. Because they will give you discipline and wise decisions. Kaya pala pinag-uusap ng Panginoon, huwag kang makikipamatok sa hindi mo kauri. Kaya pala sinasabi ng Panginoon, huwag kang makikipagbarkata doon sa mga hindi mananampalataya. We are to reach them for the Lord. Pero hindi para mapa-influence tayo sa kanila. We are to, supposed to influence them. Kaya pala sinasabi ng Panginoon yun. Kaya po nagtataka ako eh. Ito, patinding pagtataka po ito sa isip ko. Nakitin kami lang ni Lord. O maybe, question nyo rin to. I think si Lord hindi makakasagot. Ang dami ko pong question sa isip ko rin. This one question, I asked the Lord several times. Ay ko, Lord, bakit marami pong Kristiyano ang gusto nilang kasama yung mga hindi Kristiyano? Hindi po natin pinag-uusapan yung evangelism, ha? It's a different thing. Ang sinasabi ko po dito, bakit maraming Kristiyano, maraming mga mananampalataya, mas gusto nila na nai-influensyahan sila ng mga hindi mananampalataya. Ba't maraming mga mananampalataya, mas gusto yung ino-offer ng mundo kasi yung ino-offer mo po Panginoon? Bakit mas maraming mga mananampalataya lumalayo sa iyo kaysa lumapit sa iyo, dakilang Diyos? It is a question. Siguro na maraming mga manggagawa ng Panginoon, na maraming mga pastor, bakit ganun? And to add to that question, Panginoon, tinuturo lang po namin, tinuturo nyo ha, regarding wisdom, bakit po ito dakilang Diyos? And the only answer of the Lord to me is this, simple. Don't worry. Anak po yung mga yan. And because I love them so much, they will experience the rod of discipline. Pero bilang pastor, masakit pong makita kapag ang isang kapatid mo sa pananampalataya minalo dahil matigas ang ulo. Yung may kapatid dito, matigas ang kamay. Kapag kayong magulang nyo, pinapalo yung kapatid nyo, pinaparosahan yung kapatid nyo, gusto nyo ba nakikita? Sinasabi niya, sige, paluhin mo pa! Ginagano nyo ba? Hindi. Ang sakit makita na yung kapatid mo pinapalo, hindi mo ba? Christians, fellow Christians, kapag kayong kapatid mo sa pananampalataya, pinapalo ng Panginoon, hindi rin po maganda sa pagpapalo. Sa tingin natin yun, but we know kailangan na yun for correction, pero hindi po maganda sa tingin yun. Tama po ba? Kaya nga po mas maganda na maituro, hindi lang yung palo. Palo becomes a warning. Mas magandang hamon sa atin, yung instruction pa lang, sinusunod na po natin. Bakit? Because in the instruction of God, as we obey the instruction of God, the blessing of the Lord cometh. But if we disobey the instruction of God, the rod of discipline cometh. Tama po ba? What do we want? The blessing or the rod? The blessing. I would rather hear the rebuke from the Lord. Kaya po sa amin, this is a good principle. Open rebuke is better than secret love. Kaya mga kapatid, because the church loves each and every Christians who are here. Kapag ka may nakita ko sa pananampalataya, mali ang ginagawa, nagkakamali.
Don't hesitate na kausapin. Kapatid, parang mali yung ginagawa mo. If you see your brother or sister na iyong kapatid mo sa pananampalataya nagpo-post ng mga mali sa Facebook, kausapin mo, kapatid, mukhang mali yung ginagawa mo. Bakit? Ang tunay na nagmamahal, nakikialam. If a pastor addresses your trouble, if a pastor or a worker of this church address you because you are troubled, hindi dahil gusto lang namin makialam o makialam meron kami. Kaya kami nakikialam dahil mahal namin kayo. Dahil ganun ang Panginoon eh. Ang Panginoon, ang numero unong pakialam meron sa buhay na ito. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. And praise the Lord, pinakikailangan ng Panginoon ang buhay natin through instructions na binibigay niya sa atin and through the chastisement na binibigay, through the rod na binibigay sa atin ang discipline ng Panginoon. Why? Because God loves us so much. And I hope we realize that, mga kapatid. Wisdom and discipline is important for us to be successful in this life. If you want an everlasting happiness, if you want an everlasting peace, if you want an everlasting joy in your life, if you want to be successful, if you want long life, the word of the Lord is clear. We need wisdom and we need discipline in our lives. Ang sarap makita na ang bawat mananampalataya, ang bawat anak ng Diyos ay disiplinado. Disiplinado in the aspect that we pay attention to every detail of the instruction of God na binibigay sa atin. And we don't just only listen, and we don't just only pay attention, but we obey the instruction of God. Because we know, if we obey the instruction of God, commensurate blessing of the Lord will be overflowing to each and every one of us. If you will be given a choice right now before we pray, what's your choice? Are you here just to listen? Or you are here to be wise and to be disciplined by not only listening but obeying the word of God or the instruction of God? We are here to just preach and deliver the word of God, but the decision is in your hands. Indecision nyo, lang sa inyo. If you want blessing, you know what to do. If you want rod of discipline, you know what to do. It was delivered already. So we pray. May po tayo lang. Let's sing this song. Awitin na ito, awitin na ito. With our invitation. Join me as we pray to the Lord. Can we do that this morning? Come on.
sa akin all the praises and all the glory. It is my name we pray. Amen. Amen.